Halabi ka ba dito, hindi ko nang paano? Ano ba akong magsisimula? Yung friend ko, virtual assistant, na sa'yo ng buhay niya, pero hindi ko nang paano mag-apply eh. How po, Lods? Ba't hindi ka mag-research sa sarili mo? Char! Hindi mo na kailangan mag-research na nahanap ko yung tamang video na papanoorin mo para ma-educate ka dito, oo. Alam ko kasing nalolos kayo, oo, no? Ito na, oh. 3 easy steps para maging isang virtual assistant. At kung kailangan mo ito, huwag mo itong kalahatiin lang, te, panoorin mo ito hanggang dulo at mag-subscribe ka na, oo. So, ano ba yung tatlong steps na ito, oo? First step, identify. I-identify mo yung skill or yung service na gusto mong i-offer na confident ka sa iyong kliyente. So, ikaw ba yung magaling mag-edit ng photos or baka ng videos or marunong ka mag-edit ng music or marunong ka mag-handle ng social media account or magaling ka mag-sulat o mag-vlog or magaling ka mag-English at mag-take ng call or magaling ka sa accountant or magaling ka sa Microsoft Office, yung Word, Excel, PowerPoint or magaling ka mag-email. Kung ano mang skill na yan, oo, identify mo yan dahil may use ang mga yan. So, ano kayo skill na confident at gusto mo mag-focus on? I-comment mo na yun sa baba, come on! Kasi very important that you focus on one. Kung alam mo na that it's time to prepare, yun yung pangalawa, best, prepare! Ngayon, ito ha, hear me guys, hindi in-expect ng mga kliyente na perfecto ka at know-it-all ka. At walang shame sa pagiging hindi know-it-all. Ang labaran talaga dito sa VA guys ay kailangan matuto ka mag-aral ng sarili mo, oo. Daming orte, no? Char! So, ang ginawa ko guys ha, ganito. Tinignan ko yung mga job openings online, tinignan ko yung mga qualifications. So kung alin doon yung hindi ko alam na lagi hinahanap sa bawat job qualifications, yun ang inaral ko. Inaral ko on my own ang mga bagay na hindi ko alam, yung mga skills na kailangan ko na hindi pa ako equipped. Paano? Training programs. May mga free training programs online, may mga free resources online, at may mga paid training programs online na talaga namang worth it i-invest on. At the end of the day, you're investing for yourself. That's self-love. That's for your growth sa career mo. Dahil yung mga trainings na inattendan mo can also be part of your experience. Pwede mo to sabihin sa interview. Oo. So kung gusto maging social media manager at wala ka pang alam at naghanap ka ng murang training program, it's linked below. Come on. Akong bahala sa vlog. Naipasok, come on! But yes, it's very important na i-prepare mo ang sarili mo para sa future client mo. Dahil pag super ready ka na mga besh, it's time for number 3, start applying! Dito ka na mag-decide kung gusto mo ng agency or direct. Kung hindi mo pa alam kung ano pinagkaiba itong dalawa, pinag-usapan ko yan sa previous video ko before. Ito oh, or ito, or nandito. Basta yun. Ito ang tip ko sa mga nag-a-apply guys. Apply ka lang ng apply. Huwag kang mag-expect na nag-apply ka once tapos the next day may trabaho ka o kliyente ka na, oo. Guys, always remember na napakaraming gusto maging virtual assistant at gusto itong type of work. Kaya napaka-tight ng competition. So meaning guys, hindi madali makakuha ng kliyente pero pag matyaga ka, pag araw-araw ka nagpapasa, ay for sure, agad-agad or as soon as possible, makakakuha ka, oo. Mahanap mo din si the one. Eh, ikaw nga, kinaya mo manligo ng ilang buwan eh. Mag-apply araw-araw para sa trabaho mo, hindi mo kaya. Char! Ganun talaga guys, may mga siniswerte na isang apply pala, makukuha mo na agad-agad. Pero may mga tao na talaga naman, hello, hindi laging ganun. Talaga nakailang apply bago ka tawagan, bago ka i-accept. Ganun talaga ang buhay kasi. Kaya naman, wag mo siyang pagsawaan, wag mo siyang sukuan. Ay, application pa rin ba to? But anyways guys, sobrang wish ko na mahanap mo ng kliyenteng para sa'yo, oo. Kaya ano pang hinihintay mo, te? Anong hinihintay mo? Ikaw, oo, narinig mo ba to? Mag-apply ka na, come on!